araw magluluto tayo ng isang putahe gamit ang sardinas. Tara, samahan mo ako. Una natin gagawin, bubuksan natin yung sardinas at i-drain natin yung sabaw. Huwag natin itatapon kasi mamaya yung sabaw gagamitin din natin. Sa 4 na kutsarang harina, lagyan natin ng paminta, konting asin at haluin natin ng konti. Magdadagdag pa tayo ng konting pampalasa. Kahit ano pwedeng gamitin kung anong available na instant seasoning. Pagkatapos pwede na natin haluin. Haluin natin ng maigi bago natin isunod ang ating mga liquid ingredients. Sa putahing ito gagamit tayo ng isang itlog at isang sardinas. Nakita nyo naman, murang-mura lang yung putahe na to. Bagay na bagay ito dun sa mga nagtitipid. Parang gusto lang kumain ng kakaibang luto ng sardinas. Pwede nyo itong gawin. Sa susunod kong putahe, guys, gagamit ako ng sardinas. Pagsasamahin ko yung sardinas at saka keso. Ayan, pagkatapos dadagdagan natin ng konting tubig, tapos haluin lang natin. Handa na yung ating mixture. Magpiprito na tayo. Ayan, mainit na yung mantika. Pwede na natin umpisahan ang pagprito. Guys, dito nga pala gagamit ako ng chopstick. Kasi mabilis madurog yung laman ng sardinas. Kung gagamit ako ng tinidor, pwede rin naman. Prituhin natin lahat, guys, kabilaan yung ating sardinas. Kung hilig mo yung mga ganitong video, guys, subscribe ka lang sa channel ko. Marami pa akong gagawin ng mga video na ganito. Hindi kaya may mungkahe ka? Ilagay mo lang doon sa comment box. Ayan, ilagay lang natin isa-isa, guys. Huwag lang natin madaliin kasi mabilis madurog yung laman ng sardinas. Gusto ko pala magpasalamat sa mga taong nag-subscribe na sa channel ko. Ganun din sa mga nanonood ng video ko. Sana huwag kayong magsawa. Ito pwede na natin balik na rin. Dahan-dahan lang natin, balik na rin na natin para maluto rin yung kabila. Dahan-dahan lang, guys, ha. Medyo tumatalsik yung mantika, kaya ingat din tayo. Kahit anong prituhin natin, kailangan medyo ingat tayo. Para alam mo na, iwas disgrasya. Ilang sandali na lang, guys, okay na yung ating pritong sardinas. Hahanguin na natin, patutuluin natin yung mantika. Guys, ito pala yung kauna-unahan kong video na nilapatan ko ng boses ko. Guys, sana magustuhan nyo. Medyo nakakaya pala pag kahit boses lang yung parinig mo dito sa mga video mo. Ito na, guys. Okay na to. Kasi yung chopstick ko dito, yung banana stick lang. Kasi parang mas mahirap pag sara yung gagamitin ko kaya tinitor. Parang madudurog siya. Ayan, okay na. Guys, hindi naman naubos yung mixture natin. Pero ayaw natin masayang yung natira. Kaya yung sabaw ng sardinas, ihahalo natin doon sa mixture. Tapos hahaluin natin ng maigi lang. Pagkatapos i-prito natin. Ito, guys, pwede rin ito iulam. Malasa din ito. Kasi yung sabaw ng sardinas, dumagdagdas siya doon sa lasa ng ating mixture. Dahil naghalo tayo ng harina dito, guys, dapat lutuin natin ng maigi.
tapos balik tarin lang natin guys, lulutuin lang din natin yung kabila, tapos okay na to. Ito na guys, malapit na tumaluto. Napansin nyo guys, yung laman ng sardinas prinito natin, tapos yung naterang mixture, dinagdagan natin yung sabaw ng sardinas at prinito natin. So ngayon, meron tayong dalawang ulam na. Meron tayong prinitong sardinas at yung mixture, parang lumalabas na torta siya. Kaya yung putahin na ito, sobrang tipid talaga. Pwede na dito, 3 hanggang 4 katao, yung mga nagtitipid talaga. Pwede na ito, pwede nang talagang matibay na ng ulam, makakarami ka na ng kanin. Ayan, hanguin na natin. Kailangan din guys, talagang i-train natin yung excess oil kung masyadong mamantika yung kinakain natin. Guys, masarap to lagyan ng kunting mayonnaise tsaka banana ketchup. O kung wala naman, okay lang. Masarap pa rin to ulam sa kanin. Maraming salamat po sa panonood. Sana po, panoorin niyo yung mga susunod ko pang video. Salamat po.